So, in the vlog ko today is all about a day in a work from home setup. So, alam naman natin ngayon na ito yung new normal since last year pa. So, ayan, samahan niyo ako sa journey ko today. And tingnan natin kung ano mga magiging naganapan ngayon. So, ayan, Monday ngayon, start na naman ang work week. And syempre, this week kasi medyo busy lang. And eto, kaka-open lang natin ang email. Medyo mapapalaban na naman tayo dahil marami na naman tayong deadlines. Monday talaga, palagi tayong merong tamad moments. Iwan ko ako lang ako, pero parang ka-partner talaga siya palagi na weekend. So, ang maganda lang talaga sa work from home is yung hindi na natin kailangan na magbiyahe. Diba? Hindi natin kailangan gumising ng sobrang aga. Kasi kahit papalo, ayun, nakakapagpahinga tayo ng maayos. And, syempre, kapag ka-work from home, ayan, pwede kang diretso na sa work. Pwede kang mag-work ng walang ibu-ibu muna, walang brush, o yan. Lalo na kung marami kang urgent, so diretso na tayo sa work. Agad-agad. Kahit pala work from home, minsan nakaka-burnout pa din, no? Hindi ko alam kung dahil lang to sa pandemic, o siguro talagang ganun lang. Yung darating ka lang talaga sa time na mababurnout ka. Tapos, iisipin mo, marirealize mo kung ito ba talaga yung calling mo. Ayun. Minsan, naiisip ko na lang bakit hindi na lang ako naging DJ, di ba? Kagaya na ako ni Yada. So, yun. Minsan nga, tinatry ko yung spin niya eh. So, tinatry ko yung spin niya. Yung maganda-maganda kong pangalan. Gusto mo, Visayas, and then na. So, lang, di ba, parang hindi. Tapos, naiisip ko rin kung ano pwede sa RXFM. Eh, kaso lang tingin ko, parang mas mahirap doon kasi English doon eh. So, no speaking. Kasi naisip ko na rin pati magsasaka. Kaso lang, wala naman akong bukirin. So, anong isasaka ko? Alam nga naman, isaka ko yung kukit sa paa, diba? So, siguro, isa ko pa rin tip para ganan na tayo mag-work, which is lagi kong nilalagay sa isip ko. Yung mga bills natin, huwag natin kakalimutan yan. Marami tayong bills, marami tayong amortization, marami tayong bayarin, tuition ng mga bagets, o diba? So, pag naisip mo talaga yan, wala ka talagang dahilan para tamahin pag-work, talagang sisipagan ka. Diba? Isipin mo pa yung mga check-out mo, Diyos ko, kaka-check-out mo lang. Kaka-check-out mo lang sa Shopee at Lazada kanina. So, kung hindi ko sisipagan mag-work, ano yung ibabayad natin sa mga Shopee? So, diba? Thank you talaga. Thank you po sa inyo. Salute sa inyo. Shout out. Kayo po talaga nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Ng mga manggagawa para po lalo namin pagbutihin yung trabaho namin. So, ayan. Attend muna tayo ng meeting. So, ito. Usual na to sa work from home. Diba? Since virtual na lang tayo. Ayan. Usually naman wala naman to kami. So, okay lang. Pero syempre, pag nag-require ng cup, eto, ayan, naka-ready naman yung mga lipstick natin dito. Ayan, break time na. So, break muna tayo. Prepare tayo ng food for lunch. Tingnan natin kung ano meron dito. Ayan, gumawa ko ng smoothie. Ayan, nood muna tayo ng bulaga habang nagla-lunch. Ayan, so 1 p.m. na. So, back to work na tayo. Tapos, break time. So, ayan, fresh na ulit. Tara, dito. Out muna ako. Kailangan ko na magluto. Alam mo na, darating na si Beb. Pag dumating siya na wala pa ang pagkain, inip na naman yung food niya. So, magluto muna tayo ng dinner. Ayan. So, ito yung mga resources na nahanap ko sa ref namin. So, may lipon, sibuyas, ayan. Igisa-gisa ko lang siguro yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa recipe na ito. Yep, luto na. Charon. Pinamatisang hipon. Mukha naman siya masarap, di ba?
Tapos, okay na din yung kanin. Luto na rin. Good, good, good. Yan, may bonus pa siyang yema cake. In-order ko sa kapitbahay namin. Door to door. O, diba? Thank you so much. Actually, yun din yung isang challenge sa working from home. Minsan, nahihirapan din tayo mag-separate ng work time at saka yung personal life natin. Pero yun nga, maganda pa rin na follow lang tayo ng schedule. Like, kung 8 to 5 yung working schedule mo, so work ka talaga ng 8 to 5 dedicated sa working. And then after nun, ayun na, attend ka na sa mga personal activities mo, sa family, ganyan. So, kung minsan hindi talaga maiiwasan, mag-extend ka talaga ng time, okay lang naman yan. Basta, take time para mag-break. Yan. Ayun lang guys, thank you so much sa pag-support. And see you on my next vlog.